aming mga master. Meron tayong i-re-repair ngayon isang chiller. This type. Ang problema po nun, kasi digital po siya. Hindi po daw lumalamig yan, si Master Kelbs nag-prepare. Nakalagay lang daw yung sensor na yung digital board ng thermostat ay sa ano lang, nasa 30 plus, 20 plus, hindi bumababa. So, chinik ko naman kaninang umaga. Umagang-umaga, pumunta ako doon. Ang problema po noon, may leaking yung condenser niya. Malapit sa compressor, ha? Ito. So, nakita namin na may leaking. Yung nagtataka yung customer, nilinisan daw nila yung pinaandar ulit. Hindi na daw lumalamig. Tapos yung digital na nakalagay doon sa screen ng thermostat, umaabot na lang daw sa 30, 20 degree. So, hindi daw nag-negative. So, tiningnan ko. May leaking po yun, mga master. So, madali lang po yung gawin. So, titingnan natin, mga master. Medyo mainit po yung araw na to. So, kaya nakasids ako dahil yun nga, sobrang init. So, standby na lang tayo, mga master. Pupuntahan na namin ngayon. So, ayos. Uy! Angod to! Shout out nga pala muna tayo, mga master. Dito na kami sa bahay ni customer. So, saglit lang po ito, mga master. Papasok na kami. So, standby na lang muna tayo. So, ito po yung unit, mga master. So, soft drinks po ang nilagay nito. So, nung nilinisan nila, nagtataka sila, nawawala daw yung lamig. So, sabi ko naman, hindi naman epektado yung paglilinis nyo dahil sadya lang natsimpuhan kayo, nagliliking yung condenser nito. So, titingnan natin ngayon, mga master, ha. Iurong muna namin ito dahil hindi kami makabuhat nito dahil sa daming laman. So, hindi ko na lang pinaalis yung laman dahil sabi ko, malamig naman, okay lang yan dyan. So, yun. Titirahin na muna ni Master Kelbs yung cover. Medyo maliit nga po yung unit nito, tapos yung paghihinang namin ito mamaya medyo pahirapan din dahil mapgas yung gamit ko. So nandito banda yung leaking, mga master, o titingnan nyo, ha. Yan o, nag-o-oil po yan. So dyan nyo nakikita na may leaking po kaya hindi lumalamig. So nagtataka lang yung customer. So sabi ko na may iba naman yung problema sa paglilinis kaysa leaking. Wala pong problema yung paglilinis. Importante din yun. Dahil hindi naman nila nilinisan dito banda. So, doon banda sa may sensor ng thermostat sa harap, doon nakikita nila na hindi bumababa. So, dito po yung charging port. Puputuli natin ito. Lalagyan natin siya ng pressure. Mayroon pa po itong kunting pressure, mga master, dahil isang araw pa lang ito, hindi na lumalamig. Nung chinik ko kaninang umaga, nakita ko may oil yung bandang condenser side. So, titingnan nyo, may pressure pa yan. Kunti. So, ito po yung unang gagawin natin, mga master. Lalagyan natin ito ng access valve para maglagay tayo ng pressure o hangin para makita nyo kung saan banda yung leaking mamaya. So, unahin muna natin itong access valve. Tanggalin nyo muna yung pito sa loob ng access valve para pag hinang nyo, yun yung lagi nyo huwag kakalimutan, mga master, para hindi masunog yan. Importante po yan na buo pa po. So, maglagay din kayo ng clean sheet para hindi masunog yung mga plastic dyan o mga wiring sa likuran. So, ganun lang kasimple dahil yung apoy ng mapga sobrang laki. Lamigin muna natin sandali, tapos i-check natin ang salamin para for double purpose at saka for safety. So, saglit lang to, papalamigin lang na muna natin para hindi masira yung ating hose. Next natin gawin, mga master, medyo madilim nga dito yung pwisto, pero kaya naman. So, lalagyan muna natin ng pressure. Lalagyan natin ng hangin ang unit. 200 PSI, pwede na yan.
So ang gamit ko palagi mga master ay DIY. DIY na vacuum pump, DIY na pressure. So baka nagtataka kayo, lagi itong ginagamit ko dahil yun nga, wala namang nag-sponsor, wala akong pambili. So sana'y mag-sponsor mga master. So buong buo kong tatanggapin po yun. So sa mag-sponsor, yung vacuum pump at saka yung pang pressure. So yan, may karga na po yan mga master. So standby lang muna tayo saglit. So dito, tingnan nyo, nandito na po yung leaking nya. Medyo sobrang liit nga mga master, pero nakita natin agad kung saan banda yung leaking. Kahit mayroon pa siyang 100 PSI yung laman niya, pero tingnan nyo, bumubula po yan. Malalaman at malalaman natin yan kung saan banda yung leaking. Yan o. Diba, nakita nyo? Sobrang liit ng leaking mga master. Baka lang po kasi yung condenser niya, yung sa high side niya. So madali pong kakalawangin yan. Ikumpara mo sa suction line, itong suction line ni copper po. Yan o. Kita nyo? Diyan kadalasan nagli-leaking mga master. Kung wala sa loob, titingnan nyo sa condenser side dahil baka lang po. So madali siyang kakalawangin talaga. Yan o. Bumubula, di ba? So 100% mga master, nandyan yung leaking. Nakita na natin agad. So may karga na po yan o. Tingnan nyo. Sobrang hinang bumaba dahil yung leaking niya sobrang liit. May pressure pa nga yan kanina nung pinutol natin yung charging port. So ayos ba mga master? Ulitin natin ha. Yan o. Kita nyo. Sobrang liit po ng leaking yan mga master. Pero nakita natin agad dahil nag-oil po yung high side niya kanina. O yung tube. Kita na natin yung leaking mga master. So ang gagawin ko po nito, yan ang confirm na nandyan yung leaking. Hindi ko na puputulin yung low side dyan. Hihinahin ko na lang yan diretso. Dahil hindi naman talaga sobrang laki ang leaking yan, tatapalan ko na lang ng bronze rod. Yan o, kita nyo. Hindi ko natatanggalin yung suction line. So ganyan yung ginagawa ko mga master. Pag ganyan po yung sistema, yung throwball, hindi ko na kailangan tanggalin pa lahat ng mga tubo o puputulin yan. Dahil wala naman yung pressure, dahil nakabukas naman yung charging port nyan o charging line. So yan o, nandyan po yung leaking. Gagamitan natin ng salamin. Nakita nyo naman, sobrang liit. So pagtatapala natin yan ng bronze rod, madali lang po yan mga master. So ayos Master Curbs. So ganyan lang po yung ginagawa ko dito. Nakita nyo naman yung mga halos ginagawa ko yung pressure. Pero mostly naman talaga pag nagli-leaking yan dyan, yung high side, hindi ko na lang talaga tatanggalin. So tatanggalin natin ng pressure mga master para pwede na natin hinahin ang unit. So madali lang po mga master pag maghinang. Pag gagamit tayo ng bronze rod, malaki yung apoy ng map gas, gagamit talaga kayo ng pang-cover sa likod para hindi masunog yung ibang parts dyan. So, hinahin na natin mga master. So yan, standby lang muna tayo saglit. Papalamigin natin ulit mga master saglit para hindi tayo mapasok. So double check natin ulit mga master, tapos lalagyan natin ulit ng pressure. Gagamitan muna natin ulit ng salamin para makita nyo, madouble check nyo agad. So ganoon lang mga master. So ayos. So double check na natin. So hindi na natin kailangang lagyan ulit ng pressure dahil nakita naman natin sa mahiwagang salamin. Yun nga yung sinasabi ko, pag 100% sigurado kayo sa gagawin nyo, hindi nyo na kailangan ulit-ulitin pang lagyan ng pressure. So karamihan din kasi pag laging naglalagay ng pressure, dyan nagsisimula yung pagbabara ng system. So importante ngayon, ibabacuum na natin ng matagal.
isang oras. So babalikan natin ito mamaya. So nagka-vacuum na tayo. So after ng isang oras mga master, pwede na natin isara para ready for charging refrigerant na tayo. Initial charging tayo, kailangan yan dahil masisira yung compressor. Tatandaan natin kahit aircon pa yan, rep saka freezer, gagamit tayo ng flow at saka gagamit tayo ng initial charging. So ang flow lang pala mga master sa 134 ilang po na yung nakaintindi dyan. Pag aircon wala pong flow ha. So after natin maglagay ng flow sa hose, yan, babalik natin sa gauge habang nakasira pa po yung bulb ng ating gauge, ilagay natin sa tangke ng refrigerant. Medyo madulas. So next natin gawin mga master, bubuksan natin yung tangke. Nakasira pa po yung gauge natin ha. Huwag nyo munang buksan yan dahil makapasok po yung hangin yan. So, nakabukas na yung gauge, forging tayo. Ayan. Medyo madulas kasi kaya ginagamitan ko ng basahan. So, after nating mag-forging, pagtapos natin mag-forging mga master, yan o, initial charging tayo. Medyo madulas. May oil kasi. Double check natin yung mga connection. Ayun naman, andar na mga master. So, maghintay na lang tayo ng mga ilang minuto pa para ma-final natin ito. Dahil mamaya, mayroon pa kaming ayusin din. Home service din. So, yan. May initial charging na po ito mga master ha. Dino-double check ko lang muna. Ano po siya? Mayroon po siyang time delay. So, parang 3 minutes yata bago andar to dahil electronics po yung thermostat niya. So, ganun lang mga master. Pag yung sinasabi ko po, pag sure lang kayo sa ginagawa nyo, pwede nyo namang din i-bypass yung gagawin nyo. Hindi nyo na lang din kailangan pang magpalit ng filter dryer, mag-flushing pa, maglinis pa ng kung ano-anong gamit na panglinis ng system. So, ang ginagawa ko mga master yan, no? Hindi kasi masyado makita yung sticker. So, kung ilang-ilang amperahe. Pero, i-determine na lang natin sa reading ng clamp meter mga master. Pati yung sa init ng condenser, pati doon sa reading ng clamp. So mayroon po siyang laman mga master ha. Hindi ko na lang po tinatanggal dahil malamig naman siya, so hindi naman siya nakaka-apekto sa pag-reprocess natin. So yan, umaandar na sa 24.6 yung temperature niya mga master. So standby na lang tayo sa gitna, maya hintayin natin bababa yan, saka natin tatanggalin yung gauge. Yan, bumaba na po yung reading, tumaandar na po yung compressor mga master. So nandito lang yung filter dryer na sa likod, hindi ko na pinalitan. So hahawak-hawakan lang natin yan kung iinit po yan. So yan, mainit-init na po konti mga master, nararamdaman ko na po. So importante talaga pag magkarga kayo ng freon o refrigerant, kailangan iinit talaga yung filter dryer mga master. Hindi naman yung sobrang init para hindi mag-overcharge. Yan o, tingnan nyo. Mayroon na po siyang form ng yellow. Cheese type chiller po ito mga master, kaya soft drinks po yung nilalagay. So standby na lang tayo mga ilang oras mga master, babalikan natin ito mamaya. So after 2 hours mga master, tingnan nyo. Nasa 3.4 na po yung reading niya, 3.5. Yan o. So meaning yan, lumalamig na po sa loob, napoform na po siya ng yellow. Mayroon po kasi itong blower sa loob mga master, kaya
hindi siya kagaya ng freezer na puputok talaga kung lalagyan ng soft drinks. So tatanggalin na natin mga master, okay na po ito. So baka nagtataka kayo nung pagbukas natin kanina, mayroon po siyang blower sa ano, sa loob, yung sa takip. So kaya ganun yung chiller na cheese type. Parang chiller din na upright, mayroon siyang blower sa loob. Pag freezer kasi walang blower yan eh. So okay na po ito mga master, tatakpan na natin ng lalagyan na natin ng Teflon. So yung mga hindi pa nag-subscribe mga master, mag-subscribe na kayo para updated kayo pag may bago tayong mga video. So dyan po banda yung leaking. So tinakpan na natin. So hawakan natin ulit yung filter dryer. So tamang-tama po yung init niya mga master. Baka nagtataka kayo, hindi siya napoform ng daming yellow dahil chiller lang po naman ito. Mayroon siyang blower, so hindi siya makabuo gagaya ng pressure. So ayos. So ganun lang. So next time ulit mga master, maraming salamat sa inyo. Yung mga nag-subscribe, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo para updated kayo pag may bago tayong mga video. Yan o, Sub-Zero Chiller po yan. Fuji din siyang brand. So ayos, next time ulit.